The number one pick in the 2019 NBA draft na si Zion Williamson ang pag-uusapan natin ngayon. Kakamustahin nga natin siya at ibibigay natin ang update patungkol sa kanyang natamong injury ngayong preseason. Siyempre, di na nga bago sa atin mga idol na si Zion Williamson nga ang pinakaaabangang super rookie ngayon. Pero may nangyari nga po kay Zion. Kaya ang tanong nga dyan, malala nga bang nangyari sa kanya at maaapektuhan ba ang kanilang opening game kalaban ng napakabigat na defending champion na Toronto Raptors? At syempre, makakaapekto rin ba ito sa kanyang kampanya sa pagkuha sa inaasam niyang Rookie of the Year Award? Yan nga ang mga tanong na ating sasagutin dito sa ating panibagong video, mga idol. Tara! Bago nga tayo magsimula, mga idol, ay maraming salamat muna sa lahat ng laging nanonood dito sa akin channel, mga idol. Maraming salamat sa inyo. Shoutout syempre sa inyo lahat. Di na nga natin to patatagalin pa dahil parang madidelay nga po ang regular season debut ng New Orleans Pelicans forward ni si Zion Williamson dahil sa kanyang natamong injury sa kanyang tuhod. Ayon nga po sa inilabas na balita ni Adrian Wojnarowski, umasa na nga tayo, mga idol, na mawawala muna ng ilang linggo ang number 1 overall pick na si Zion Williamson sa pagsisimula ng season dahil sa kanyang natamong injury sa tuhod ngayong offseason. Pero nilinaw rin nga sa balita na hindi po malala ang nangyari sa kanya. Uulitin ko lang, mga idol, hindi po malala ang kanyang injury. Pagpapahingahin muna nila ito para masigurado silang makakapag-recover siya ng maayos at tiwala naman nga silang mangyayari yon. Ibig sabihin lang yan, mga idol, hindi po makakalaro si Zion Williamson sa opening night ng team kalaban ng defending champion na Toronto Raptors. Ayon rin nga sa inilabas rin ng Yahoo Sports, magkakaroon pa rin nga ng ilang mga testing si Zion Williamson sa kanyang tuhod sa mga susunod na araw. At ayon rin nga sa kanyang head coach na si Alvin Gentry, naniniwala nga ito na unang na-injured ang tuhod ni Zion Williamson noong kalaban nila ang San Antonio Spurs sa kanilang preseason game na nagtapos sa score na 123-114 panalo ang Pelicans. Sa larong ang nabanggit ay nagtala nga po doon si Zion ng 22 points at 10 rebounds. Sa inilabas rin nga, mga idol, na balita ng NBC Sports, kapareho nga daw ng injury ngayon ni Zion ang naging injury rin niya noong nasa Duke pa siya. Siyempre, ang 19 years old rookie nga, mga idol, na ating first overall pick ngayong 2019 NBA draft pagkatapos niyang maparangalan bilang Naismith College Player of the Year during lamang ng isang taong paglalaro sa Duke. Sa pagtungtungan nito sa NBA ay di nga siya nag-atubiling, ipinakita niya agad ang kanyang talento habang nag-average ng 23.3 points na merong napakataas na shooting percentage na nasa 71.4% shooting at nakakuha ng 6.5 rebounds sa kanyang 27.3 minutes sa laro. Ngunit hindi nga po siya pinalaro sa kanyang huling preseason game kalaban ng New York Knicks sa New York matapos mag-announce ang team noong nakarang araw na nagtamo nga ito ng injury sa kanyang kanang tuhod. Nasabi rin nga sa naging announcement ng team na mananatili pa nga ito sa kanila para sa ilang mga testing at evaluation sa kanyang natamong injury. Speaking ng laro ng Knicks at Pelicans, mga idol, panalo nga po ang New Orleans sa score na 117-116, kaya wala nga pong kadungis-dungis ang record ng Pelicans ngayong preseason sa 5 wins at 0 losses. Well, balik nga tayo kay Zion, mga idol, na matatandaan nyo rin na nagtamo rin nga ito ng injury sa kanyang kaliwang tuhod noong Summer League, kaya nakapaglaro nga siya doon ng 9 na minuto sa buong Summer League. Gayun din nga, mga idol, noong naglalaro mga siya sa Duke, na nadali rin nga ang kanyang kaliwang tuhod matapos masira ang kanyang sapatos na dahilan kung bakit nawala siya ng ilang laro sa Duke. Pero sa pagbabalik naman nga nito, mga idol, noon sa Duke ay mas gumanda pa nga ang kanyang naging laruan na umaabot na ang kanyang average sa 26.4 points at 9.1 rebounds. Halos mag-double-double yun, mga idol. Siyempre, kahit man nga napakadeep ang kanilang lineup dahil sa kanilang napakaraming talentadong manlalaro, nakakapanghinayang pa rin nga na mawawala ang isang potential talent, lalong-lalo na si Zion Williamson na sa kanyang mga unang laro pa lang ay nakita na nating mayroon na talaga itong maibubuga sa laro, especially sa NBA. Sa pagkawala muna nga ni Zion Williamson sa Pelicans lineup, mayroon pa naman nga silang ibang option para mapunan ang nawawala sa kanila, especially sa kanilang frontcourt. Ilan nga doon, mga idol, sa pagpipilian ng team ay sina Jalil Okafor,
Jackson Hayes, Nicola Melli at ang veterano na si Derek Favors. Napakaaga naman ngang sabihin na makakaapekto talaga ang ganitong nangyari sa kanyang tsansang manalo ng Rookie of the Year Award, pero mabibigay rin nga ang ilang mga rookie din ngayon para makakuha ng momentum at maungusan na siyempre si Zion Williamson sa pagiging Rookie of the Year ngayong paparating na NBA season. So this is J-Zone TV mga idol, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo rin yung notification bell button para wala kayong malampas ang mga videos natin dito. So yun mga idol, thanks for watching.